Yes. There you go. Kasama natin si Kiko Matos, isa sa mga makikita nating mga mahuhusay na aktor. Wow. Sa pelikulang Mindanao ni Direk Relyante Mendoza. So, ayun. Napanood mo ba siya ng buo? Yeah, napanood ko ng buo. Ito yung first time mo siyang napanood. Yes, first time ko. Kumusta? Well, ang bigat. Umpisa pa lang, yung pinapakita pa lang yung mga bata na may sakit. Mabigat. Kumbaga parang ano, hindi ko alam kung anong emotion ang na-feel ko, pero parang gusto kong tumulong, gusto kong paginhawain yung nararamdaman nila. Mm-hmm. Basta mabigat yung mga, yung the fact na may cancer ang bata. Para sa akin. Tapos all throughout the film, kung paano kineri ni Saima, ang character ni Juday. Paano niya dinadala yung anak niya, tapos yung struggles nila, tapos yung asawa niya nasa gera pa. Ewan ko, di ko alam po talaga, basta mabigat yung nararamdaman ko. Yun lang talaga yung definition ko of the film, ang bigat. At bilang isa ka ring ama, di ba? Isa pa yun. Siyempre, habang nakikita ko si Aisa, yung bata, kasi naalala ko yung anak. Hindi mo tapos, ma-imagine, no? Hindi ko ma-imagine, siyempre. Tsaka, salamat ako. Yung anak ko, walang cancer. Yeah. Does that answer your question? Yeah, definitely. Ka-eksena mo dito ang nag-iisang Julian Santos. So, ito ba yung first time mo siyang maka-eksena sa pelikula or sa TV? Both. Okay. Neither. I mean, hindi ko pa siya nakasama before. Kumusta? I didn't really get to talk to her. Nasalang na lang kayo na hindi pa kayo nag-uusap? Yeah. Well, the set kasi ni Brillante. Pagdating niya doon, wala na masyadong rehearsal, di ba? Trabaho agad. Trabaho agad. Right. Ewan ko kung alam niya ang artista, kung baka akala niya sundalo talaga. First time mong mag-play ng sundalo sa isang pelikula? No. I did the Ang Guro Kung Hindi Marunong Magbasa. Oo nga pala, tama. Okay. And I think, I'm sure I did a bunch of others. Nag-play ako ng ano, SAF. Officer with ano sa isang pelikula rin ni Brillante pero hindi pa pinapalabas. Okay, alam ko rin yan. Alam mo na, hindi ko alam kung pwede sabihin yung title. Nabanggit yata niya kanina, but anyway, sige. At nag-aabang ang mga fans mo, bakit dapat panoorin ang mga Pilipino ang Mindanao bilang kasama siya sa MMFF? Bakit hindi? Bakit nila dapat unahin? Yun na lang. Ba't nila yung huli? Ano pa? Well, kung gusto nyong makaramdam ng mga emotions na hindi nyo pa nararamdaman, yes, panoorin nyo ang Mindanao. Kung para malaman nyo kung ano yung ibig ko sabihin na ang bigat sa pakiramdam. Pasalamat. Pagkalabas ko ng sinang, magpapasalamat ako na hindi wala akong kilalang may cancer sa mga kamag-anak ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman nila. Pero salamat at napanood ko to. Salamat, Direk Dante, sa magandang pelikula. Kiko Matos, everyone, Mindanao.